All right, good morning. Welcome back to Close. Kung may insight, medyo hot subject talaga ito ngayon. Robin Padilla ay kahit na gasgas na ay walang sawang kabisita. Don't be surprised at marami pang kabisita ng darating dahil andyan pa si Robin Padilla. As usual, meron siyang puon na pinagsisilbihan. Yun ang issue dyan. Hindi naman Pilipinas pinagsisilbihan niya. Kasi last year nga ang siga-siga siya sa Senado, ang dami niya kinokontep. Pero this time, first time in the history, ay kinokontra na yung pagkontep sa isang tao dahil ito ay obviously na kaibigan to ng kanyang boss, ng kanyang puon. So, ganong kawalangya si Robin Padilla. Okay? Anyway, kasalanan niya, kaya yung bumoto dyan. Anyway, so si Robin Padilla ay tontuwa dahil sinabi ni Risa Hontiveros na kailangan mo ng 6 na perma para para hindi matuloy yung contempt kay Kibuloy. So nagagapangan na ngayon, okay? So kaya lamang ang ito insight namin ni Pilosopong Mamay, itong DOJ ay naglabas na ng kanila nagpahayag na na talaga may probable cause talaga itong si Kibuloy ay kailangan kasuhan ng DOJ. Kaya hindi nga maibigay yung yung suspena ng DOJ sa kanya dahil mas gusto nila na itong taga-Amerika ang ma-extradite si Kibuloy papuntang Amerika. Kasi kung sa Pilipinas makukulong si Kibuloy ay hahaba nga naman ang drama at problema pa yan ng gobyerno. Nakita nyo naman, last time yung mga na-convict ng mga senador ay linggo-linggo yung may party, may mga lechon party. It's not gonna make sense. Walang justice na maibibigay dito sa mga winalang yan ito si Kibuloy. At hindi na tayo pupunta doon sa 43 cases si Kibuloy ay talaga horrible ang pinagagawa nitong si Kibuloy. Anyway, so sa Amerika ay merong kultura na kapag ikaw ay rapist, nang rape ka, ay yung mga warden sa kulungan, pinababayaan ka talagang ma-rape ng mga inmates. At ang mga rape siya ay mga ganito. Yun! Yun! Justice will serve to Kibuloy sa Amerika. Okay, kaya ang panawagan natin sa mga kababayan natin is be patient. Magtiwala kayo sa mga Marcos. Slowly but sure, okay? So, medyo pinasasarap lang ang laban. Okay, itong mga DDS na to ay talagang akala nila ay napapasobra ang good nila eh. Kawawa yung mga ang mga nabibiktima dito eh. Nakikita nyo naman ang mga grupo na sumusuporta kay Kibuloy ay talagang napakaraming issue at ang tawag ng mga tao nga ay mga bandido na. Bandido na ang tawag sa kanila. So, okay. Kung wala na tayong time kaya hindi natin mabusisi yung 43 cases na kay Kibuloy, nakakaso. So, hintayin natin itong si, I'm glad na itong si Boying Remulla ay all-out war na rin dito sa mga DDS. Yung pambabasos nila kay Marcos na tinatawag nila na si Marcos daw ay nag-orgy, kung ano-ano. Lahat ang kabastusan, kawalang iyaan. I don't think na magpipikit mata na lang si Marcos. Yung pagtawag sa kanya ng adik, bago laban-bawi, mga ganon. Ay, they have to do it slowly, pero it's sure. Yun ang nakikita natin dito. So, yun ang insight ni Pilosopong Mamay. However, makikita mo naman kung ano mga desperate eh, dahil meron silang mga wag the dog, may mga redirection silang ginagamit, especially si Robin Padilla, andyan. So, may nagagamit talaga ang mga Duterte. At saka, itong may mga Banat Bay, o si Banat Bay, notorious yun na pag daw maganda ay pinupuri, pagka daw mali ay kinikriticize. It's not gonna make sense. Kasi hindi naman niya kaya i-criticize sa kanyang puon eh. So, that's bias already. So, may mga ganun pa man,
ay ano pa rin yun, matetake advantage nila yung populasyon ng mga ulaga. Dahil maraming mga Pilipino na hindi pa advanced citizen na naluluko nila eh. So kaya, pero napakaraming mga Pilipino na bukas ang isipan niya. Oh, makita lang nila si Robin Padilla sa ano, hira na yung araw nila. hira ang araw mo talaga eh. Pag nakita mo si Robin Padilla sa ano, sa, itong lately, ay si Robin Padilla daw yung asawa ay binabastos daw yung ano yung opisina ng Senado dahil nagbebenta ng kung ano-ano doon. Pero ang positive statement ko naman sa mga tao, don't be surprised at marami pang kabisitan darating. Kasi andiyan si Robin Padilla, yun ang kapalaran ng mga Pilipino. Araw na kung kailan matututo ang mga Pilipino, papalapit na naman ngayon itong ano itong election. Sa mga senado, right? At itong mga nagwalangya na naman sa mga Pilipinas, pangitang-pangita na itong mga, alam mo yung mga tao, gipit na, iginigipit pa, itong si Robin Padilla, na rape na, ay gusto pang paalis ang maskara, at ano, how dare you, na goibo doon sa mga taong naapi. Gipit na, ay ginigipit pa. Tapos yung ulitin ko ulit, sa last vlog ko, naroon na yon na si Robin Padilla ay nagdadasal ng Islam, at tapos para iligtas yung nang re-rape. Parang ano yun eh. Parang sampal yun sa kababaihan eh. So, ang problema dito, itong si Robin Padilla, sabi nila, ito daw baka daw, bakit hindi ipadrug test to? Dahil hindi nahihiya eh. Hindi to nahihiya. Kaya kung ano mo, may stress ka talaga, kay Robin Padilla, kailangan dito ay meron kang positive statement na I'm not gonna be surprised dito sa puging ito, si Puging Lamig, at ito ay marami pa kabisita na dadalhin. Yun, okay? Yun, si Robin Padilla. But eventually, ay magkakamali din yan. Okay? Magkakamali din yan. At alam mo, ang mga Kristiyano ay nagdadasal kay Robin Padilla, sana ay huwag masaktan, sana ay magbago. Yun. Huwag mo pananalagin na masaktan isang tao, panalagin mo na magbago. Pero itong ano think na magbabago itong si Robin Padilla. Kaya nga, ang positive statement natin, don't be surprised at marami pa itong kabusitan darating. Anyway, ayaw naman natin siya mong makulong at mabuti nga dahil may mga pamilya din yan eh, na susuportahan eh. So, at ano na lang, asapin na lang natin yung pinakatama at sana ay magdasal tayo na makakuha tayo ng hustisya, okay? Kung ano ba talaga ang fair. Alright, pansinin natin niya itong si Amy Marcos dahil ito ay, for some reason, ay full-time ito na binubisit niya yung kanyang kapatid na President of the Philippines, si Ferdinand Bongbong Marcos. Full-time siya na ano, sinisiraan niya yung kanyang kapatid at siya daw ay pro-Duterte at yeah, pro-Kibuloy. For some reason, this one is nasty. It's ugly. Hindi makakaganda ito kay Amy. Hindi natin alam kung gaano kalalim itong ano itong garitsa sa in-laws niya, kung gaano kalalim ang hidwaan nito, kung ito ba envy, jealous, ay we'll go there in the next video. May konti tayong impormasyon dyan. So ito naman si Mig Subiri, sa kasaysayan ng Senado, siya ang presidente ay pinakablok. Akalain mo na pag siya ay napalusutan itong si Robin Padilla, na wala na nga attend ngayon sa Senado. Bawal na nga mag-contempt dahil ikukumpara na yan, gagamitin na yan na unfair naman. Bakit yung mga pinagbigyan mo? pinagbigyan mo itong isa. Itong, kaya hindi na sila pwede mag-contempt. So, bagsak ang institusyon ng Senado dahil dito sa mga kawalangyaan ni na Robin Padilla. So, we'll see. Okay? So, talaga nga kailangan mag-resign na si Subiri dahil wala kwenta eh. Yon. Anyway, marami tayong kailangan busisiin, pero sa susunod na video na lang, okay? So stay tuned at marami pa tayong video na padating at
At ang tabayanan ninyo, itong hindi makukulong ito si Kibuloy. Maniwala kayo. Dahil sa laki ng ginawa niya sa mga Marcos, yung mga yung kabastusan nila. So marami nagsasabi at God works in mysterious way dahil nag-away itong dalawang UDTs na ano na grupo. Pero at ang maganda rito at na, maganda sa mga pandinig ng mga Pilipino na ito palang mga Marcos ngayon ay talagang medyo yung mga bandido ay hindi niya sinasamahan, ang ino-open niya kanyang puso dito sa mga mahihirap na tao, binubuksan niya ang EJK at gusto niyang gibain yung mga kartel sa mga magsasaka, yung mga hoarder ng mga bigas, ng mga sugar, lahat-lahat na. So inaasikaso ni Marcos ang tungkol sa pagkain. At mapapanagumpayan niya little by little. Although hindi may bibigay yung 20 pesos na ano na per kilo, pero at least ay talagang nag-i-improve naman daw itong tungkol sa ano. Kaya lang bulok nga sa publicity itong mga Marcos eh. Yung mga accomplishment niya ay hindi masyado sila nag-iingay. Talo sila sa social media ng nitong kabila ng paninira. Parang hindi balance eh. Ang dami magiginagawa ng Marcos, hindi nila pinopromote. Ito sa mga iba, ay kahit yung puro desperate move na garapal-garapal, ay biruin mo, si Robin Padilla, I move. Yun lang naman alam ni Robin Padilla, wag na dog. Siya ngayon ang laman ng media. So, kailangan balansihin din ng Marcos yung mga na-accomplishment niya. At saka na-apekto ng Marcos eh. Pupunta sa ibang bansa, naghahanap ng pagkakakitaan dahil alaki ng iniwang utang ng Duterte. Ngayon, binabato siya, ano yung EGK? EGK na yan, bakit ano ka, kasali ka ba diya? Nakukwestiyon na Marcos. Kaya, Marcos will find a way. Hindi lang mabigla ng Marcos to. Pero, palagi ko, the middle of the year ay talagang itong mga salbahe, itong organized crime, ay matitibag na to. Yun ang nakikita natin. Anyway, salamat po sa mga nag-subscribe and I'll see you on my next vlog. Alright? So, for now, peace out.